Sa pagkakataon na hindi natin ma-operate ang electric parking brake switch para i-release ito, alam ba ninyo na pwede natin ito i-release manually? Sa video na ito, alamin natin kung paano. The electric parking brake, or EPB, is a system that applies and releases the parking brake by using an electric motor. To release, press down the EPB switch habang nakatapak sa brake pedal. To apply, simply pull up the EPB switch habang nakatapak din sa brake pedal. To apply additional force or tension, pwede nating hatakin ulit ito ng pangalawang beses. Sa pagkakataon na magkaproblema ang mga components nito, pwede nating gawin ang emergency procedures na ito. Makikita nga pala ang mga basic tools ng ating sasakyan sa ating luggage compartment. Hanapin natin yung 4mm hexagon wrench. Ito ang gagamitin natin para i-release ang ating electric parking brake. For safety, huwag pala kalimutan na maglagay ng kalso sa ating gulong at ilagay sa park position ang ating selector lever. Dapat di nakapatay ang makina at ang EPB switch indicator lamp ay hindi nakailaw. Ngayon ay pumunta tayo sa ilalim sa side ng front passenger. Dito makikita natin ang EPB motor. Tatanggalin natin yung tatlong bolts gamit yung 4mm hexagon wrench. Ngayon ay ihook lang natin ito gamit ang flat screwdriver para mabuksan. Pwede rin naman yung ating jack handle na kasama sa ating basic tools. Pagkatapos tanggalin itong cap, tanggalin naman natin itong puting plug na nasa loob. Hatakin lamang ito palabas. Ngayon ipasok na natin sa butas yung ating hexagon wrench. Habang tinutulak natin ito papasok, iikot natin ito counterclockwise. Ituloy lang iikot ito ng approximately 50 to 100 times para tuluyan na nating marilis ang ating EPB. Pagkatapos, ibalik na natin ang plug at yung cap in the reverse procedure ng pagtatanggal nito. Tandaan natin na mayroong non-reusable na O-ring itong plug, kaya dapat itong palitan pag dinala na ito sa pinakamalapit na service center.
parting ito ay meron ding non-reusable na O-ring, kaya dapat din ito mapalitan agad. Ito ay para hindi rin mapasok agad ng tubig ang ating EPB. Tandaan na ang procedure na ito ay for emergency lang. Kaya dapat itong dalhin sa pinakamalapit na service center para maayos ang problema ng ating EPB. Sana ay may natutunan tayo. Paki-like na rin ang ating video kung nagustuhan ito. Huwag ding kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat!